Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Ako nga pala si Lucas. At nais kong ibahagi sa inyo ang personal kong karanasan nang magbakasyon ako sa Masbate sa lugar ng pamilya ko. Taong 1982. Katatapos ko pa lamang sa kolehiyo at nagbakasyon ako sa Aklan. Binisita ko ang aking pamilya at makasama sila. Dahil matagal ko na silang hindi nakakasama nung nag-aaral pa lamang ako. Ang totoo ay matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. May iba nang kinakasama ang nanay ko at may iba na ring pamilya ang tatay ko. Mayaman ang tatay ko. Kaya kinuha niya ako sa poder ng aking nanay para pag-aralin sa kolehiyo. Wala namang problema sa nanay ko. Dahil may pinagsamahan sila ng aking tatay at sinisikap nilang maging mabuting magulang sa akin. Matagal ko na rin natanggap na may sarili na silang mga pamilya. Maayos naman ang relasyon ko sa aking tiyuhin, kaya wala kaming naging problema sa isa't isa. Nang makabalik ako sa aming lugar, ay napansin ko na medyo kakaiba ang mga ikinikilos na mga tao. Maagap silang nagsisipag-sarado ng kanilang mga bahay at parang may takot sa kanilang mga mata na tila ba may mga kinatatakutan sila. Hindi ko maunawaan hanggang sa masumpuan ko ang aking kababatang si Alex at isiniwalat niya sa akin ang nagaganap sa probinsya. Nang makaalis pala ako sa aming probinsya, ay may lumitaw na isang grupo na buhat pa ng kapis. Tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, ay nagsasagawa sila ng prosesyon at kumakatok sa mga kabahayan kung saan pinipili nila ang mga nais nilang hatulan ng kaparusahan. Inilalagay nila sa sako ang mga tao at dinadala sa isang lugar kung saan nila pinapatay. Parami sila ng parami na parabang isang kapatiran at ang taong nilang pinipili ay ang mga taong nakagagawa sa kanila ng masama. Naisip ko na marahil ay mga kulto ang naturang grupo, kaya tinanong ko si Alex, bakit hindi ninyo ipalam sa may mga kapangyarihan ang tungkol dito? Umiiling-iling lamang sa akin si Alex. Wala rin namang magyayari. Dahil ang pinuno ng samahan ay kaibigan ng mga pulis at ibang opisyal. Kaya wala rin kaming magagawa kung hindi pakisamahan sila ng maayos. Hindi ko nagustuhan ang ganoong sistema. Baluktot ang paniniwala sa aming lugar. At talagang isang malaking kalukuhan na hinahayaan na lamang nilang may mapatay sa aming mga kababayan. Matapos ang aming pag-uusap, ay lumakad na ako pabalik sa aming bahay. Kaso'y napadaan ako sa isang daan kung saan may nakita akong kinukulit ng isang lalaki ang isang babae at ayaw ng babae na pumayag sa gusto nito. Naging marahas ang lalaki, kaya't naisipan ko na rin makialam. May apat na kasamahan ang lalaki at kahit matitikas ang kanilang mga katawan ay hindi ako nagpasindak sa kanila. Matagal na akong may kaibigang kapgo at tinuruan din niya ako sa pakikipagkumbat gamit ang patalim. Kaya may kakayahan din akong ipagtanggol ang aking sarili. Lumapit ako sa kanila at namagitan ako. Tinapik ko sa balikat ang lalaki at huminto ito sa pangungulit sa babae. Pare, huwag mong pilitin ang babae kung ayaw niyang pumayag sa gusto mo. Magkaroon ka ng respeto sa kanya at igalang mo siya. Tinanggal ng lalaki ang kamay ko sa kanyang balikat. Hoy lalaki, huwag kang makikialam kung gusto mong dito kita ilibing ng buhay. Nanlisik ang kanyang mga mata at parang karayom na tumatagos sa buong laman ko ang pagkakatitig niya sa akin. Sinipa niya ako at sinikmuraan.
Kagad naman akong nakabawi at nasunto ko siya sa mukha. Tumalsik ang dugo niya mula sa bibig at dahil doon ay umatake siya sa akin. Subalit nasalag siya ng mga kasamahan niya at pinigilan na ako'y labanan. Nagpapigil naman ang lalaki pero pinagbantaan niya ako at dinuro. Tandaan mo, babalikan kita at dudurugin. Pagkatapos noon ay binalingan niya ang babae na punong-puno ng himutok ang kanyang mukha. Pagsisisihan mo ang pagtanggi mo sa pag-ibig ko sa iyo. At pagkatapos ay umalis na sila ng kanyang mga kasamahan. Agad namang lumapit sa akin ang babae at kinumusta ang kalagayan ko. Pamilyar ang babae at nagalak ako nang matagpuan kong muli si Rihanna na dati kong kamag-aral sa sekundarya at dati ko rin hinahangaan sa klase. Hindi ko sukat akalain na siya pa ang aking masusumpungan sa araw na iyon. Nagulat pa ako nang lumapit sa amin si Alex na parabang nakakita ng multo. Pare, anong ginawa mo? Ang nakasagupa mong lalaki ay miyembro ng kapatiran at sigurado akong papatayin ka niya. Kaya mabuti pa, umalis ka na. Hinarap ko si Alex. Hindi ako duwag at hindi ko siya aatrasan kahit patayin pa niya ako. Hindi nakapagsalita si Alex at parabang nagulat sa paninindigan at katapangan ko. Nag-usap pa kami ni Rihanna at inihatid ko siya sa kanilang bahay. Napag-alaman ko na nagtatrabaho na pala siya sa isang opisina sa Maynila. Pagkatapos niya sa pag-aaral, umuwi lamang siya sa Masbate para makapagbakasyon. Matagal pa kaming nagkakwentuhan at hapon na rin akong nakauwi sa aming bahay. Pagsapit ng hating gabi, ay bumangon ako sa higaan nang makarinig ako ng kakaibang ugong na nagbumula sa labas ng bahay. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Lumabas ako ng silid at narinig ko na may kumakatok sa pinto. Dumiretso ako sa kusina at kinuha ko ang itak. Pagkatapos ay kinuha ko ang kaluban at saka ako naglakas loob na nagtungo sa pinto. Tinanong ko ang kumakatok pero walang tumutugon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at laking gulat ko na may mga kalalakihang nakasuot ng kapang itim. Sobrang itim ng kanilang mga mata at talagang mukha silang mga kulto. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Hindi sila sumagot. Bagkus ay lumapit sila sa akin na may dalang malaking sako. Nanlaban ako pero may pumalo sa bato ko at nawalan ako ng malay. Nagising na lamang akong nasa loob ng isang lumang gusali na napapalibutan ng mga sulo. Nakagapos ang aking mga kamay at mga paa at nakita kong katabi ko si Rihanna kasama pa ang limang katao na mga nakagapos din. Tinanong ko sila kung nasaan kami pero hindi nila alam ang lugar na iyon. Nakakarinig ako ng mga bumubulong at sumisigaw na mga tao. Pinilit kong kalagan ang pagkakagapos ng aking mga kamay at mga paa at ilang saglit lamang ay nagtagumpay ako. Tumayo ako pero pinigilan ako ni Rihanna. Subalit nagpatuloy lamang ako. Naglalakad-lakad ako at may nakita akong nagliliwanag na silid. Sumilip ako sa bukas na pinto at nakita ko ang mga mistulang kultong may mga kapang itim. Pinugutan nila ng ulo ang isang lalaki at binutas ang tiyan kung saan kinuha nila ang mga lamang loob at pinagsaluhan. Napasok ako sa isang tabi at nagulat ako nang biglang may tumulak sa akin. Paglingon ko ay nakita ko si Abner na dati kong kapitbahay. Nakasuot din ito ng kapang itim at sininyasan niya akong tumahimik. Kinausap niya ako sa mahinang boses. Huwag kang maingay at itatakas kita sa lugar na ito.
Hindi kaya ng konsensya ko na mapatay ka rito. Dahil may pinagsamahan naman tayo. Wika niya. Teka. Kasama ka ba nila? Ang tanong ko. Sumang-ayon siya. Pero hindi na kami nakapag-usap ng matagal. Dahil may mga umaaligid na kulto. Kaya yumukod kami at pinakiusapan ko na puntahan namin si Rihanna para iligtas. Tumalima siya sa akin at nagtungo kami sa lugar na pinag-iwanan ko kina Rihanna. Naabutan ko siyang nakaupo lang sa isang sulok at tinulungan kami ni Abner na makawala sa pagkakagapos ang mga kamay ni Rihanna, pati na din ang limang katao na kasama niya. Dali-dali kaming lumakad at maingat na nagtago sa mga kulto. Kung saan saang palikuli kung daan kami pumunta, hanggang sa may sumalubong sa aming isang kasamahan ng mga kulto. Nakipaglaban ako ng lakas at natalo ko siya sa suntukan. Pinagsasaksa ko ang kultong aswang gamit ang itak hanggang sa malabutan ito ng hininga. Ipinahid ni Abner sa amin ni Rihanna at sa lima pa naming kasama ang dugo ng kulto bilang tagabulag upang hindi kami makita kung maamoy ng mga kulto. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang maliit na pinto. Lumusot kami doon at binigyan kami ni Abner ng panuto kung paano kami makakabalik sa aming bahay. Nagpasalamat kami sa kanya, pero bago pa kami maghiwa-hiwalay ay pinayuhan niya kami na umalis na sa probinsya dahil siguradong hindi kami titigilan ng mga kulto at ang masama pa ay idamay nito ang aming mga pamilya. Sumunod kami sa mga sinabi niya at nagmamadali kaming tumakas. Pagka-uwi namin sa aming mga tahanan ay napagdesisyonan ng nanay ko na umalis sa kasunod na araw at magtungo sa Mindoro, sa bayan ni Lola, at doon naman nirahan. Samantalang ako naman ay babalik ng Maynila. Hindi na kami natulog sa magdamag sa takot na bulabugin kami ng mga kultong aswang. At bago pa sumikat ang araw ay bumiyahe kami palayo sa Masbate. Halos nakasabay din namin si Rihanna pati ang pamilya nila sa pagbabiyahe. Kahit kailan ay hindi na kami bumalik sa Masbate at nawala na kami ng komunikasyon sa mga residente roon. Paminsan-minsan ay bumibisita ako sa aking ina sa Mindoro. Pero mas minabuti kong manatili sa Maynila dahil doon ako nakakuha ng permanenteng trabaho. Masaya ako sa piling ng pamilya ng aking ama. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan kami ni Rihanna at hindi rin nagtagal ay nagpakasal kami at bumuo ng pamilya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang nakakapangilabot kong karanasan sa probinsya. Nakatatak na iyon sa puso at isipan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong pagsuporta.